Continue to declare who we are in Christ. Declare po natin na may pananampalataya. Declare po natin ng may paniniwala. Declare po natin ng malakas. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige po. Once again po, sabay-sabay po tayo. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected and no weapons of the enemy shall come near me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we pray, Lord God, hallelujah na mangyari sa mga anak mo ang kanila pong pinaniniwalaan, pinananampalatayanan, at patuloy na dideklara sa kanila pong mga buhay. And prepare our hearts, O God, as we listen to Your Word. Panginoon, gamitin mo lang ako, Panginoon, bilang mouthpiece. Hayaan mo ang iyong salita, ang mamutawi sa aking pong bibig, na siya pong magbibigay ng kalakasan. Iba yung pananampalataya, O Diyos, at higit sa lahat, Panginoon, ay upang ang bawat isa po sa amin ay magamit mo, Lord God, in the perfect time that You have chosen. Once again, we thank You, and we are ready to receive Your Word. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen, Amen, Amen. Sige po, we can be seated in the presence of God. Alam niyo po, ngayon po, we just want to talk to you about a profitable business. Sino po dito yung gusto ninyo magkaroon po kayo ng profitable business? Okay, lahat po tayo, tama po. At ang nakakatuwa po sa negosyo ito, hindi mo kinakailangan gumasta. Okay? At ang kagandahan nito ay mas ay hahaba ang iyong buhay, magiging maayos ang iyong kalusugan, magkakaroon ka ng magandang relasyon, and then kagalakan at kasaganaan, okay, sa iyong buhay. Ngayon, sino po rito yung handa na tumanggap ng ganitong negosyo? Okay, amen. Okay? Kasi po, our mind is, sabay-sabay po natin basahin, my mind is my business. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa kaliwat sanan, kaya ikaw, mind your own business. Okay? Amen? We have to choose to manage our mind. Kung may negosyo ka, dapat ay pipilitin mo na ito ay i-manage na maigi. At ang ating pong utak, dapat po ay minamanage. Hindi po natin ito pinamamanage sa kung kani-kanino. Okay? Kasi hindi po nila ito kayang i-manage ng maayos at walang ibang makapagmamanage ito kundi ikaw lamang. Okay? Hindi ko kayang i-manage yan. Hindi kayang i-manage yan ng ating pong gobyerno. Hindi kayang i-manage yan ng asawa mo, ng anak mo, ng mahal sa buhay. Walang ibang pinakamagaling na magmamanage ng isipan mo kundi ikaw lamang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Okay? Amen? Kaya po, do not be conformed to the pattern of this world, but let God transform you. Okay, tanging ang Diyos naman makapagpapabago po sa atin to a new person by changing the way you think. Okay? Ang Diyos po, kikilos po siya pagka tayo po ay nagbago ng ating pong isipan. He will help us to be transformed according to His likeness. Amen? Ang goal po ng ang Diyos po, ang nais po natin ay God wants us to have everything that we need to have. Di po ba? God wants you to have what He wants you to have. And God wants you to be what He wants you to be.
Okay? So, hindi po mangyayari ang mga bagay nito kung tayo po ay magpapatuloy sa dati po nating isipan, yung luma po nating isipan ay kinakailangan palitan na natin ng bago. Okay? Yung lumang isipan mo, nilulumot na yan, luma na. So, kinakailangan ito ay baguhin na natin. Okay? Tanda po natin palagi, God is more interested in changing your mind than changing your circumstances. Mas interesado ang Panginoon na baguhin ang iyong pag-iisip, ang iyong karakter, kesa sa pagbaguhin ang iyong sitwasyon sa iyong buhay. Okay? Kaya po tayo, nasa proseso po tayong lahat. Tulad po ng awitin po kanina, hindi po ba, purify me, set my heart on fire, let me come pure as gold. Hindi po ba? Nais ng Panginoon na tayo maging dalisay na ginto na kung saan yung mga dumi ng ating pong puso, yung dumi ng ating pong isipan ay patuloy na nalulusaw dahil sa init ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Sa apoy ng kanyang salita. So why must I manage my mind? Di po ba? Naitanong nyo na po ba sarili nyo? Bakit pa yung manage ang sarili ko? Okay? Kasi po, mahalaga po yun. Kinakailangan po natin i-manage ang ating pong isipan. Because our mind must be managed because our thoughts control our life. Alam nyo po, ang isipan po natin para po itong hardin. Okay? Kung hindi mo alagaan, tutubuan nyo ng mga talahib. Okay? At yung mga bagay na magaganda, masasakal po niyan yung po mga tanim po natin kung hindi po natin tatanggalin nyo ang mga talahib. Okay? Nakukuha nyo po? Okay, so isipin nyo, ayan, meron tumutubong mga talahib. Okay? At yung talahib, yun po yung nakaka-choke, yun po yung sumisira doon sa talagang mga halaman, doon sa mga mabubuting halaman na po pwede po natin pakinabangan. So, ganun din po yung ating pong isipan. Kung pababayaan lamang po natin ang ating pong isipan, ang tubuan ng kung ano-anong mga alalahanin, mga worry, mga takot, ay hindi po tayo lalago sa ating pong buhay. Amen? So, if you have good thoughts, ano po mangyayari? Kung meron ka magandang thoughts sa iyong buhay, you will have a good life. If you have bad thoughts, for sure, you will have a bad life. If you have negative thoughts, di po ba? You will have a negative life. Palaging nega-nega ang isip mo. Di po ba? And then, if you have a sinful thoughts, of course, you will have a sinful life. Kaya po, it's very important that we must be careful in how you think. Mag-ingat po tayo kung ano yung palagi po natin iniisip because your life is shaped by your thoughts. Ang ating pong buhay, ito po ay ang ating pong iniisip, yun po yung ating pong nagiging buhay. Okay? Kung palagi mong iniisip palagi na wala kang pera, wala kang pera. Kung palagi mong iniisip, ikaw ay palagi may sakit, palagi kang may sakit. Kung palagi mong iniisip, ikaw ay hindi maganda, hindi ka gaganda. Okay? Kahit na kung ano-anong papaya cream ay ipahid mo sa mukha mo. Amen? Kaya po napakahalaga that we must be careful in how we think. Alagaan po natin ang ating pong isipan. We can be careful of what we eat. Pwede po tayo maging maingat sa ating pong mga kinakain. Tama po? Sa ating pong mga iniinom, sa ating pong trabaho. Pero ang napakahalaga po tayo po ay maging maingat sa lahat ng mga bagay na ating pong iniisip. Sa other version po, ano po sa other versions, NLT versions, sabi dito, guard your hearts above all else. Bantayan mo ang iyong puso. Okay? For it determines the course of your life. Ito yung magiging dahilan kung ano yung kung saan ka tutungo kung babantayan mo ang iyong puso. Hindi ito kayang bantayan ng Sikurikor. Hindi ito kayang bantayan ng G4S. Tama? Ikaw lang ang pwedeng magbantay ng puso mo. Amen? Kaya sabi mo sa katayo, kaya ikaw, bantayan mo ang puso mo. Huwag kang basta-basta na lang may in love kung kani-kanino. Okay? Dapat kay Lord lang tayo palaging in love. Okay? Amen? Okay. And then, ano pa po ang reason bakit po natin kinakailangan na manage ang ating pong isipan? Our mind must be managed because it is a battleground. Dito po yung labanan sa ating pong isipan. Kung ikaw ay palaging panalo sa labanan sa isipan mo, ang buhay mo ay palaging magiging panalo. Tama? It is a battleground for sin. It is where temptation happens. Ito po yung kung saan dito po tayo tinitiran ng kaaway. Nandito po yung sin of pride, yung pagmamalaki. Okay?
kaya po nakakatuwa dahil sa church na ito ay patuloy na nagiging humble ang tao. Okay? And the sign of humbleness is going to the church at all times. A sign of humbleness is worshiping Him in spirit and in truth. Okay? A sign of humbleness is accepting your weaknesses and your sins. Yung maging honest po tayo sa ating po Panginoon. And then ano pa po? There's also the sin of resentment. Ano po yung resentment? Yung hinanakit. Okay? Yung palagi kang bitter sa buhay. Kaya hindi ka na naging better. Ikaw ay palaging bitter. Okay? Mapait ka na. Okay? Dahil yung mga bagay na kinalilimutan lang po natin ay tinatabi mo pa sa iyong puso. Okay? At there's also a sin of jealousy. Diba? Punong-puno ka ng selos. Okay? Mas maganda ka naman doon sa pinagseselosan mo. Okay? And then there's also the sin of envy, yung inggit, di ba? Naiinggit ka doon sa mga tao na meron sila, na kung wala ka. Pero kung makikita mo, mas blessed ka, bakit may Kristo ka? Amen. That yun po yung pinakamalaking plus po natin sa mundong ito na meron po tayong Kristo, that whatever happens in this world, amen, meron po tayong magandang patutunguhan. Kaya po ang ating pong laban, mga kapatid, ay hindi po sa labas. Ang laban po natin unang-una sa lahat ay sa loob, sa ating pong isipan. Okay? Kaya si Apostle Paul, sinabi po niya sa the book of Romans, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. But there's something else deep within me that is at war with my mind. Okay? May gera po sa ating pong isipan. Mas matindi ito sa gera sa Russia at saka sa Ukraine. And wins the fight and makes me a slave to sin within me. In my mind, I want to be God's servant, but instead, I find myself still enslaved in sin. Okay? So yun po yung tinitira ng kaaway. Nais po niya na maging alipin ang ating pong isipan ng kanyang mga naisin. Okay? Para tayo ay napaglalaroan niya sa kanya pong mga kamay. Alam niyo po ba that your mind is your greatest asset? Okay? Hindi po yung cellphone po ninyo. Hindi po yung trabaho po ninyo. Okay? Hindi po yung savings po ninyo sa banko. Hindi po yung asawa po ninyo ang greatest asset po ninyo. Ang greatest asset po ninyo ay ang inyo pong isipan. Amen? Kaya kasi po, pag naalagaan ninyo ang inyo pong isipan, it will bring you good health, it will bring you to places na hindi nyo pa nararating sa inyo pong buhay. Kaya ang demonyo, nais po niya na kalabanin ang bawas po sa ating pong isipan. Naano nyo po ba yan? Amen? Ang bigla na lang may pumapasok. Ba't pumasok sa isip ko yun? Di po ba? Kasi po ang kaaway ay nais po niya na maghari sa atin pong isipan. So ano pa pong dahilan? Bakit pa po natin dapat na i-manage ang atin pong isipan? Our mind must be managed because it is the key to peace and happiness. Kung hindi mo naman manage ang iyong isipan, anong mangyayari sa isipan buhay mo? Stress ka palagi. Di ba? Kagigising mo lang, stress ka na agad. Yung pala, nagsalamin ka. Okay? And then, ano pa po? And then, pagka hindi mo naman manage ang iyong isipan, ano po nangyayari? Hindi po ba? Nagkakaroon ka ng kaguluhan. Pero kung namamanage mo ang iyong isipan, nagkakaroon ka ng kapayapaan, nagkakaroon ka ng kasiyahan. Amen? Okay? Kaya napakahalaga that we should always manage our mind. Kasi po, pagka hindi mo naman manage ang mind mo, ang dali mong mag-init ang ulo. Ang dali mong magtampo. Ang dali mong mainis. Ang dali mong mapikon. Di ba? Ang dali mong mag-give up. Ang dali mong mag-quit. Okay? Kaya po, kung namamanage po natin yan, yan po yung magiging susi ng ating pong kapayapaan at kasiyahan. So, if your sinful nature controls your mind, there is death. Okay? But if the Holy Spirit controls your mind, there is life and peace. Kaya po napakahalaga that we should always be inviting the Holy Spirit in our life. Kasi po, siya po yung magbibigay po sa atin. Siya po yung magkocontrol ng ating pong isipan. Okay? Yung presensya po niya, and then at the same time, yung mga salita na ating po pinagbubulay-bulayan sa bawat araw. Okay? Kaya po, wag po kayong mag-quit kay Pastor kung palagi kayong pinipilit na mag-meditate ka ng word. Amen? Hallelujah. Nasa job na po ba tayo ngayon? Nasa sasa. Okay? Amen? So, yung sa katayo mo, talagang nagdi-devotion ka na. Okay?
Kaya po napakahalaga that we should always be dependent upon the power of the Holy Spirit. Kasi po, siya po yung magkocontrol ng ating pong isipan. Kaya meron po tayo mga bagay na dapat pong piliin para po maging maayos ang ating pong pag-iisip. Okay? Kaya kinakailangan, ayusin mo yung sabi mo sa akin mo, ayusin mo na yung pag-iisip mo. Okay? Amen? Okay? Huwag po nating pabayaan yung ating pong isipan. Kinakailangan, palagi po natin itong nililinis. Okay? And then, choose to feed your mind with truth. Pakiinin po natin ang ating pong utak ng katotohanan. Ano po yung katotohanan? Ang katotohanan ng salita po ng Diyos. Okay? Kasi po, yung iba pong mga napakarami pong mga kasinungalingan na nangyayari sa mundong ito. Sa media, mga fake news. Hindi po ba? Yung mga nagpo-post na i-message ka, di ba? Ang gwapo-gwapo. Yung pala, kinuha lang pala yung kanyang picture dun sa iba. Amen? Kinuha lang pala yung picture ni Pastor. Biro lang po, hindi po totoo yan. Gusto ko na ipatuhanin. Okay? Hindi po ba? Ganun lang po. Kaya ang ganda-ganda. Yung pala, hindi naman pala sa yun. Okay? So, people need more than bread for their life. Okay? Hindi po sapat na yung tinapay lang ang ating pong kinakain. Kinakailangan, we must feed on every word of God. So, food for the stomach, stomach for food, they will both be destroyed. Pareho po silang masisira. Okay? Pero ang hindi po nasisira ay walang iba kundi ang pagkain na nagmumula sa langit. Okay? Nanais ng Diyos na kainin po natin sa bawat araw. Kailangan po natin yun because this is the food of our soul. Okay? Kaya po si Haring David, sabi niya, I rise early to cry out for help and to put my hope in your words. Sino po dito yung meron po kayong pinagdaanan, hindi po ninyo alam kung ano po yung kung anong solusyon ninyo. Okay, hindi nyo po medyo malabo po yung direksyon ng inyo pong buhay. Okay? At baon ka sa utang. Tama? Ang pamilya mo nagkakagulo-gulo, nag-aaway-away sila. Tama po, yung employer mo hindi mo alam kung i-renew ka pa o hindi. Tama? So, pagka dumarating kayo sa ganito pagkakataon, dapat we must do something. Kailangan, we must rise up early. Gumising po tayo ng maaga. We need to do some sacrifices to cry out for help. Umiyak po tayo sa Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon ang ating po mga pinagdaraanan. Para, dahil siya lamang po makapagbibigay ng solusyon sa lahat-lahat ng ating pong mga hindi kaya i-control sa ating pong buhay. Okay? Ano niyo po si, during the start of our ministry, hindi po madali. Hindi po madali mag-ministry. Okay, kaya medyo kino-question na namin si Lord, Panginoon, tama ba talaga yung narinig namin sa iyo? Na you want us to pioneer a church? Kasi po, sa totoo lang, na naubos po lahat po ng aming pong savings, may utang pa. Minsan nagkakandaaway-away na kami, di na po kami, nagkakaroon na po kami ng argumento. Sister Estela, narinig ba natin talaga totoo ang ating Diyos? O tayo lang ang gumawa nun. Okay? Kaya nung during those times, alam niyo po, during those times na parang ang hirap, ano po? I really rise up early. Maaga po gumigising. Okay? Para ihingi sa Panginoon, to clarify, Panginoon, ano ba talaga? Totoo ba talaga na tinawag mo kami? Para hingin yung kanyang provision. Kasi po, it's not really easy. Okay, you have already given your time, your finances, and then may nang-aaway pa sa iyo. Okay? Kaya po, sino po matatakbo? Pagka pastor po kayo, hindi po kayo po pwedeng tumakbo sa members. Ang members pwedeng tumakbo sa pastor, pero ang pastor, wala po ibang matatakbuhan kundi si Lord lamang. Amen? And that's what I did, to rise up early, to pray for our relationship, to be restored, to pray for our finances, na kung saan said na said kami, to pray for the church, na kung saan, Panginoon, saan ba talaga kami patungo? Okay? And the Lord answers our prayers. Amen? At ang Diyos ay palagi dumidinig ng panalangin. Amen? Kaya po, if I will look back doon po sa mga nangyari noon, hindi ko po malaman kung paano nangyari na naging maayos muli ang aming pong buhay. Yun po ay alam ko dahil po sa sinagot ng Panginoon ang lahat ng aming panalangin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung ano man yung pinapanalangin mo, sasagutin ni Lord yan.
Okay? Gumising ka ng maaga. Okay? Huwag kang tulog ng tulog. Huwag kang tawad ng tawad sa alarm clock mo. Okay? Kaya po napakahalaga, ano po mga kapatid, that we should always pray with sincerity. So rise up early, meaning to say, we pray with sincerity. Di ba? Hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Punta ka ba talaga ng Canada? O huwag ka ng Pilipinas? O mag-i-stay ka pa sa Macau? You rise up early. Tama? Tatanggapin mo ba yung promotion? O mananatili ka na lang sa trabaho mo? You rise up early. Amen? Kaya po, it's very important for us to pray to God. Humingi po tayo ng tulong po sa Kanya pagka hindi mo alam kung anong gagawin mo. And now, Lord, how I love your word. I think about it all day long. Di ba ba? Ito po yung power of meditation. Kasi po si Haring David, during the time na ang buhay po niya ay pinagtatangkaan na kahit na po nung mga sundalo niya, ang tangi na lamang po niya naging tanggulan ay ang salita ng Diyos. Okay? So yun din po ang ating pong maging tanggulan. Yun din po ang ating pong palaging pagbulay-bulayan. Kung may sakit ka, pagbulay-bulayan mo, alam ko na ako'y gagaling dahil sa mga latay ni Jesus, ako'y magaling na. Amen? Kung ikaw ay kinakapos, God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ulit-ulitin mo yan, a thousand times, siguradong hindi ka na maghihirap muli. Amen? Because the power, meron pong kapangyarihan ng salita ng Diyos. I have proven it to my life. I have proven it to my family. Ngayon naman, subukan po ninyo sa inyo pong mga sarili. Okay? That you should think about it all day long. Okay? Oh, praise God. So, meron na po yan. And then, ikalawa po, choose to free your mind from destructive thoughts. Ano po yun? Alisin mo na yung mga gumugulo sa isipan mo. Yung worry. Di po ba? Mga alalahanin, wala ka namang control sa mga bagay, ibigay mo na kay Lord. Wala kang control eh. Tama? Yung mga takot po natin, ibigay na natin kay Lord. Kaya po, it's very important for us to free your mind from destructive thoughts. Mga isipin na hindi naman makapagpapalago ng iyong pananampalataya. At ganun din naman, wag mo nang pasukan ng mga kung ano-ano ang iyong isipan. Paano po natin pinapasok ng hindi magandang ating pong isipan? Nanood ka ng telenovela. Magiging dramatic ka. Di ba? Amen? Okay? So, kaya kung gusto mong palaging maging matatakutin, manood ka ng mga zombies. Okay? Lalo-lalo na yun, mag-isa ka na lang nanonood. Tama? So, ingatan po natin kung ano po yung pinapanood po natin, mga pinapasok po natin sa ating pong isipan. Yun po yung minsan na nagiging dahilan nang hindi po natin paglago sa Panginoon at paglago ng ating pong buhay. At may kaaway po ang ating pong isipan. Ano po yung kaaway ng ating pong isipan? Unang-una sa lahat, yung ating pong old nature. Di po ba? Palagi po yan nare-resurrect minsan. Pag lalong-lalo na, pag hindi ka nag-church, hindi ka nag-devotion, nako, nagigising po yan. Okay? Uy, di ba? Dati, nag-i-enjoy ka dito ah. Ngayon, hindi naman nakikita ni Pastor. Pwede na. Di ba? Kaya po, mag-ingat po tayo. Amen? Pagka tayo po ay nalalayo sa Panginoon, pumapasok po yan ang ating po old nature. I see in my body a principle at war with the law of my mind, taking me captive to the law of sin that dwells inside me. Okay? Nandun po siya. Okay? And kaya po napakahalaga that we should always mag-inventory po tayo sa ating pong isipan, sa ating pong puso. Ano ba yung, ano ko, meron pa ba akong hatred? Meron pa ba ako ng selos, inggit, o worries, o mga takot? Okay? So we must always take an inventory of our thoughts. And then those who are dominated by their sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Okay? Yung old sinful nature po yan, wala pong nice pong gawin yan, kundi i-please po ang sarili po natin. Palagi po niyang iniisip, paano kaya ako mapapaligaya ng mundong ito? Okay? During noong mga panahon na medyo bata-bata pa po si Pastor, ano po? Ang favorite song ko, alam niyo po kung ano? We may never pass this way again. Okay? Baka hindi na natin madaanan uli itong panahon na ito, kaya kinakailangan samantalahin na natin, di ba? Laklakin natin kung ano yung malalaklak natin.
hititin natin kung ano yung mahihitit natin. Puntahan natin yung mga lugar na kung saan baka hindi na natin mapuntahan. Okay? Yun po yung isipan ng sinful nature. Amen? Pero binago na po tayo ng Panginoon. Of course, ang nice lamang po natin palagi ay bigyan ng kaluwalhatian ng ating pong Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Sabi sa katabi mo, tayo yun. And then, ang second enemy ng ating pong isipan ay si Satan. Si Taning. Okay? As a Christian, alam niyo ba, pagka Kristiyano na po tayo, wala na po siyang influence po sa atin. Hindi po katulad noon na wala na hindi po tayo Kristiyano, di po ba, na parang kang nadidemon possess palagi. Okay? Tama? Pagka meron lang nakatapak ng pahay! Paayan! Di po ba, nalilisik na kagad ang mata mo. Galit ka na kagad. Tama? Pagka ikaw ay nagrabyado, kinakailang gaganti ka. Okay? Pero ang Panginoon ay napakabuti sa ating pong buhay. Tama po? If you are not a Christian, di po ba, ang demonyo, di po ba, kaya niyang paikutin ang ulo mo ng 360 degrees. Okay? Tama po? At sumusuka ka ng berde. Okay? Amen? Pero ngayon, wala na pong kapangyarihan ang kaaway sa ating pong buhay. Unless na lang kung iaalaw mo, bibigyan mo siya ng access sa iyong buhay. Kaya po, pinipilit po natin na alisin ang anumang galit, yung mga tao na hindi po natin mapatawat, pilit po natin na tinuturuan ang ating po sarili na patawarin natin sila. Amen? Why? Because unforgiveness is a blessing blocker. Yun po yung palagi mo natin pinagsasabi na kung saan ang pagpapala mo ay hindi dumadaloy. Bakit? Dahil sa hindi mo pagpapatawat. Amen? Kaya ligligin mo ngayon katabi, kaya ikaw patawarin mo na yun. Okay? Tagal na yun eh. Okay? So, praise God. Kaya po, napakahalaga that we should always be careful na i-allow ang kaaway sa ating pong isipan. Kaya po si Paul, sabi niya, I've forgiven that man. Kasi mayroon din pong mga tao na nakagawa po ng masama kay Apostle Paul. Okay? During the time, so that Satan won't outsmart us, for we're very familiar with his evil schemes. Okay? So, si Satan is our enemy. Kung dati friend kayo, BFF kayo, ngayon ay dapat hindi na. Okay? Dapat kagalit na po natin siya. Kakampi na natin si Lord. Hindi yung pagka-Sunday lang, kakampi mo si Lord. Pero Monday to Saturday, kay Taning ka. Di ba? Pangit naman. Di ba? Pag Sunday, nawawala yung sungay mo, yung buntot mo. Pero pag Monday to Saturday, lumalabas uli. Sabi mo sa katabi mo, hindi ina ako yun. Okay? And then, Satan is our enemy. Hindi yan katabi mo. Hindi yan si Taning. Okay? Mahal na mahal ka niyan. Okay? And then, your mind's enemy is the world values. So what is world values? World values is our sinful human, yung sinful human race. Tama po, kasi ang mundong ito ang lahat patungo sa kapahamakan. Pero tayo po, since we have known the Lord Jesus Christ, we have submitted ourselves unto Him, pinagsisihan po natin ang ating pong mga kasalanan, we are now, ano na po tayo, salungat na po tayo sa agos ng mundo. Okay? Yung mga bagay na mahalaga sa kanila, pagka hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, ay hindi na rin po mahalaga po sa atin. That is our world values. Okay? So ano po yung number one na value ng Panginoon, yung pinapahalagaan po niya? Number one po is relationship. Handaan po natin palagi relationship. Relationships kay Lord at relationship sa bawat isa. Okay? Diyan po po kaya? Okay, praise God. Kaya, and then the world hates Christian. Galit po sila sa atin. Kasi po, sila po ay patungo sa kapahamakan, tayo po nararamdaman nila na maayos ang ating panatutunguhan. Kaya po nagagalit po sila sa atin. And the world has its own false teaching. At marami po mga katuruan ng mundong ito na hindi po tama. Mali po sa katuruan na ating pong pinaniniwalaan. And then the world also seeks to seduce us. Nais po niya na tayo po ay maakay po niyang muli. Kaya huwag kang magpapadala. Okay? Amen? Nasa tamang daan ka na. Okay? Praise God. Hindi po ito yung religion, ha? Okay? Na tamang daan. And then, all that is in the world, the lust of the flesh. Ano yung lust of the flesh? Yung pita ng laman. The lust of eyes. Yung makita, yung ganda yun. Di po ba?
tulad ng nangyari kay Eva. And the pride of life. Diba? Ano yung pride of life? Yung naniniwala ka na, na hindi ka kaya paligayahin ng Diyos. Okay, yung pride of life na kung saan ikaw ay kaya mong gawin ng lahat. Hindi mo kinakailangan ng tulong ng Diyos. Okay? Yun po yung ating pong pride sa ating pong buhay. Na kaya, na kung saan eh, hindi ko na kinakailangan mag-worship, hindi ko na kinakailangan mag-church. Okay, yun po yung pride of life. It's not of the Father, but is of this world. Okay? So, napansin niyo po ba na wala po sa mundong ito na mag-encourage sa inyo na maging disiplinado kayo? Tama? Okay? Na, naku, iwasan mo yan. Hindi. Ang kaaway, sabi nga nung isa, ay meron po nagtanong, paano ba sa isang satanista, paano ba pumunta sa impyerno? Sabi niya, sabi nung satanista, aba, simple lang. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Siguradong sigurado ka na, very qualified ka. Welcome na welcome ka dun. Okay? That is how to go to hell. Gawin mo lang lahat ng gusto mong gawin. Okay? Hindi mo na kinakailangan ng kung ano-ano pa bang mga ritual. Amen? Pero hindi po tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo pupunta doon. Mainit doon. Madilim. Okay? At marumi, mabaho. Lahat po ng ayaw mo, naroon. Kaya ayaw po natin doon. Okay? Kaya po ang kaaway, yun po yung nagtatanim sa ating pong isipan. Yung, and then, sabi po sa 2 Corinthians, basahin ko na lang po, ano po? We are humans, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning. So, ngayon po, ang tanong, ano po yung stronghold? Stronghold, ito po yung parang tanggulan, pinagkukutaan ng kaaway sa ating pong isipan. So, the stronghold is a lie that we believe. Yung kasinungalingan na ating pong pinaniniwalaan, ano po yun? Maaring yung religion, maaring yung paniniwala mo sa sarili mo. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always read the word of truth para mabakbak po ang lahat ng kasinungalingan na tinim ng demonyo sa ating pong mga isipan. Kaya si David, sabi niya, I have made up my mind. Ano po yung I have made up my mind? I have committed. I am determined to obey your laws forever, no matter what. Okay? Alam niyo po, in the beginning, nung bagong Kristiyano po tayo, enjoy na enjoy ka, parang saya-saya mo, di po ba? And then afterwards, parang paulit-ulit na lang ah. Linggo, mag-church, mag-o-offering, uupo, tatayo, uuwi. Okay? And then paulit-ulit na lang, di po ba? Parang ano, and then si pastor magsesend na ng devotion. Basahin. Basa, basa, basa. Puro na lang basa. Di po ba? And then meron pang hope. Ano ba to? Dami namang nire-require nito. Di po ba? And then meron pang prayer night meeting. Okay? Meron pang men's fellowship. Okay? Meron pang women's fellowship. Meron pang kung ano-ano. Hindi po ba? Napapansin niyo po ba yon? Okay? Na para bang dumadami yung ating pong gawain sa loob ng church. Okay? In the beginning, alam niyo po, para po tayong ginagawa lamang po natin to as a duty. Tama? Naano niyo po ba yun? Na parang, duty ko to eh. Magbasa. Okay? Magbasa, manalangin. As a duty as a Christian. Pero the more that you do it, as often as you do it, pagpatuloy mo na siyang ginagawa, hindi na po siya nagiging duty. Kahit na po yung pag-offering po natin, hindi na po na siya nagiging duty. It becomes a delight. Ito po ay kinatutuwaan na po nating gawin. Amen? Sino po dito yung natutuwa ka na ginagawa mo yon? Sige nga, ligdigin mo yung nagtaas na kami, sabihin mo, talaga binago ka na ni Lord. Amen. Amen. Okay? Amen. For us to manage our mind, meron pong tayong tatlong pag-aaralan. Ano po, itanim po natin sa ating isipan. I must focus my mind and think about Jesus. Isipin po natin sa ating po Panginoon sa Kristo. Keep your mind on Jesus Christ. Think about Jesus' example. Isipin po natin ang kanya pong mga ginawa. So ito, he held on while wicked people were doing evil things to him. So do not get tired and stop trying. Napakasama ng ginawa ng mga masasamang tao sa ating Panginoong Jesus. Hindi po ba? Siya po yung pinakamabait na isinilang sa mundong ito. Ano pong ginawa po sa kanya? Tinuran sa mukha, pinatunga ng koronang tinik, pinako sa krus, ipinahiya, hinubaran. Okay, so
anuin po natin ang kanya pong example. And then sa cross, ano pa po sinabi po niya? Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, palagi po nating isipin yung kanya pong pagtitiis. Kaya ikaw, huwag ka mapapagod. Okay? Isipin mo lang palagi, si Lord hindi napagod. Okay? At hindi siya nagsawa ng katatawag sa'yo na kahit na misan ay ikaw ay parang gusto mo nang umalis. Pero, halika dito anak, halika dito. Mali yan. Dito ka. Tama? Okay. And then number two po, I must focus my mind and think about others. Okay? Huwag yung palaging sentro palagi ng isipan mo ay ikaw. Diba? Dapat we must also think about others. Alam niyo po, pagka ginawa niyo po yan, that you think of helping others, the Lord will help you. Okay? Tutulungan ng kanang Panginoon sa lahat ng mga problema mo. And the most fulfilling life while we are still living, pagka tayo ay nakakatulong po sa iba. Okay? Amen po? Amen. Kaya wag po tayong magsawa tumulong. Kahit na minsan parang hindi ba naman po tayo magagantihan. Okay? Tulong ka lang. Kasi pagka nagantihan ka, ano lang yun, tabla lang yun. Pero pagka si Lord ang nagbalik ng ginawa mo na pagtulong sa kapwa mo, ay siguradong big time yun. Amen? Malaking yun. Kaya don't just think about your own affairs, but be interested in others. Too, and in what they are doing. Yan po yung kung saan tayo po pwede po makapag-evangelize. Maging interesado po tayo sa tao. Huwag yung ikaw lang yung dada. Makinig ka naman. Huwag so, palagi ikaw yung bida. Kaya mo naman na minsan yung ibang tao ang bida. Kaya ba natin yun? Okay. Sa lalaki kaya, pero yung babae medyo struggle eh. Okay? Pagka nagkita-kita, di mo ba? Gusto sabay-sabay nagsasalita. Wala na nakikinig. Okay? So be interested in others too and in what they are doing. Okay? So kapaligtaran po talaga minsan ang babae. Ang lalaki naman, di ba? Napanis na lahat yung laway. Wala nag-uusap. Okay? Di mo ba? Ayun po yung kaya nga po ang lalaki kailangan ng babae at ang babae kailangan ng lalaki. Okay? Amen. Praise God. And let us think about each other and help each other to show love and do good deeds. Okay? Patuloy po tayong gumawa ng mabuti because that is one of the purpose why we are still alive. Okay? Yan po ang purpose ng Panginoon that we may do good deeds, na gumawa po ng mabuti at makita ng mundong ito kung sino talaga tayo na mga tinawag ng ating Diyos. And then I must focus my mind and think about eternity. Number one po, think about Jesus. Number two, think about others. And number three, think about eternity. Okay? Ang buhay po natin dito, kahit mabuhay ka man na 120 years old, maikli pa rin compared to eternity. At ang lahat ng mga bagay na naririto, madali po nasisira. Tama? Cellphone mo, bago noon, pero ngayon, luma na. Basag-basag na yung screen. Binabato-bato mo na lang. Pero noon, ingat na ingat ka pa. Tama po? Yung damit mo, di ba? Yung sapatos mo, dati, bagong-bago. Nilalagay yung pa sa kahon. Eh ngayon, ang dungis-dungis na. May amoy pa. Amen? So, we must focus our mind about and think about eternity. Let heaven fill your thoughts. Do not think only about things down here on earth. Yan, lahat ng bagay naman dito, hindi po ba nasisira? Dati, ang ganda-ganda mo, di ba? Pero ngayon, medyo... Mas maganda ka pa. Lakas ng faith nito. Amen, hindi umiinom ng kape. Okay, amen. Di po ba? So, the point is, everything here on earth is temporary. Pero doon po sa langit na kung saan tayo po inimbita ng Panginoon na makarating, everything there is beautiful. Wala pong pangit po doon. Ngayon masaya ka. Nag-enjoy ka sa service. The next day, di mo ba? Nagkamali ka. Napagalitan ka ng boss mo, di mo ba? Nawala na kagad yung joy mo. Pero sa langit, you will be having an everlasting joy. You will be having an everlasting peace. Okay? You will be having an everlasting love. Okay? Na kung saan, wala na pong iyakan, wala na pong sakit, wala na pong bagay
na hindi mo magugustuhan doon. Because everything in heaven is created na ginawa ng ating pong mabuting Diyos. Okay? At no eye has seen. Wala po nakakakita. Kaya po, alam nyo po, nagdududa po ako doon sa mga napapanood po natin sa YouTube na nakarating na sila sa langit. Okay? Sabi dito kasi, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Amen? Kaya, mga kapatid, let's continue to focus our mind on the things that is above and not on the things that is on this earth alone. Because everything shall come to pass. Lahat po ng mga bagay ay lilipas dito, maluluma, mawawala. Our life is only temporary. Kaya po, if we will focus ang ating pong isipan on Jesus, on others, and on eternity, ay hindi po kayo mawawala. Amen? Hallelujah. Sino po dito yung gusto na pong magkaroon po ng pagbabago ang inyo pong buhay? Let's all stand up. Tayo po lahat ay misa patumayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you because of reminding us how important our way of thinking is. Maraming salamat, pinaalala mo sa amin kung gano'ng kahalaga ang lahat-lahat ang mga bagay na aming pong iniisip, pinapasok sa aming pong isipan, Panginoon. And continue to help us, Lord God, by the power of your Holy Spirit to control our thoughts. Because we believe that when we sow a thought, we will reap a word. When we sow a word, we will reap a character. When we sow a character, we will reap a habit. When we sow a habit, we will reap a destiny. At maraming salamat, Panginoon, for reminding us that we have to focus and think about Jesus all day long. And not to think of ourselves only, but we also have to think of others and to think about eternity. Lord, maraming salamat. And come what may, we will not be afraid because our confidence we put in you.